Tracker. Welcome sa ating YouTube channel, Tracker Moto. For today, wala tayong ipu-pull out na unit, pero meron tayong inahandang unit dito. Ito siya, Isuzu Gigamax 10-wheeler. Ito yung nare-ready namin ngayon, pero hindi pa to ilalabas. Madami pang gagawin dito. Madami pang aayusin para may labas. Kaya ngayon, kinukompleto na namin. Then, yung mga problema, inaayos na namin. So, ipakita ko lang sa inyo itong unit na to para makita nyo rin at magkaroon rin kayo ng kaunting idea. Then, mamaya pala, pakatapos nitong video, bago matapos itong video ay magsha-shoutout tayo sa mga nagpapa-shoutout. So, simulan na natin. Itong unit na to, ang body niya pala, specialized flatbed body. So, localized yan. Madami pang gagawin dito mga katracker. Nakakom lang yung ano, medyo madumi pa nga oh. Hindi pa talaga to tapos. Pero ipakita ko na rin sa inyo para makita nyo at magkaroon kayo ng idea. Ang alkabok pa. So dito, ang kulang dito, ito walang takip yung center console box nya. Then maalikabok. Itong windshield na to, papalitan namin. May basag ang windshield na to. Andun. Small cracks. Papalitan namin tong windshield. Then yung upholstery nito sa upuan, okay na rin. Then walang back bed. Yan yung kulang dito. Nakakrome yung door fender at dito sa side fender. Nakakrome, then may extension siya. Yan. Stainless yung extension. At yung ano niya, yung bumper chrome plated din. Ito walang tornilyo. Tuklap. Ito yung mga nakita ko. Kanina pala, sinake ko to. Tininan ko kung ano pa ang mga kulang. Ito yung mga nakita ko na problema. Mga tuklap. May mga kulang na tornilyo. At yung side mirror tilting, hindi gumagana. Not function well, yan. Yung gulong nito ay may sukat na 11R 22.5. Then nilagyan din ng hagdanan, kabilaan. Dito tayo sa body para makita nyo. Itong body na to ay special body. Yan yung request ng customer nang bumili nito, kaya ito yung ginawa namin. Bended yung side guard. Tingnan nyo yung pakapintura, maayos yung pakapintura mga katracker. Madumi lang yan, pero tingnan nyo yung kinis. Makinis pakapintura sa sides. Kulay pula pala yan. Bali itong truck na to, may mga kasama to, ito. Kaso ito, hindi pa tapos. Ginagawa pa yung under chassis. Ito, malapit na. Then bago battery. Ito yung battery niya. Motolite Champion 2D. Then nasa gilid din yung tailpipe niya sa tambucho. Ang ano nito mga katracker, kagandahan dito sa truck kasi yung chassis nito sariwa. Ako yung chassis nito bago palang i-recon sa
kariwa talaga yung chassis nito. Then yung nilagay na baby chassis, mataas yung nilagay na baby chassis, tingnan nyo. At dito sa gulong, dito sa suspension niya, itong gulong na to, inurong siya. Bale, adjust wheelbase. Nag-adjust dyan ang wheelbase. Inurong sa likod. Yung ano niya, clearance light, nilagyan ng guard. Matibay naman yung pakalagay. Tapos yung chassis dito sa likod, extended. Extend yung chassis, tingnan niyo yung paka-wheel. Extended siya. Dito tayo sa likod, maganda yung pakagawa dito sa likod. Nilagyan din ng guard yung taillight, then nandiyan yung plate holder, merong hook, kailangan yan, then reverse light. Makinis yung pakapintura, tingnan nyo, maganda, maganda. Nilagyan din ng sabitan ng tali. Bale, ang karga nito mga katracker ay bakal. Kinakargaan siya ng bakal, kaya naglagay dito ng patungan para madali lang ang pag-forklip. Then nilagyan ng removable na poste sa gilid. Maayos yung pakapintura, maayos yung pakagawa ng body. Tapos dito yung mga gulong niya, mga Japan used tires pa. Tapos adjust wheelbase pala ito mga katracker din. Inayos na rin, chinek yung trunyon bugi niya, niripak. Then yun, nirecon. Lahat naman yan, recondition tong unit na to. Lahat naman yan, tiningnan ko yung mga langis niyan sa differential, transmission at sa makina, okay naman. At ito, ito pa yung may problema dito, yung tangke. Itong tangke na to, sa krudo, yung divider niya sa loob, bumitaw, tumatama dun sa fuel gauge. Kaya yung fuel gauge, hindi maganda yung reading. May problema. Tumatama dun, tumukod sa fuel gauge. Dun sa floater. Kaya ngayon, tatanggalin namin. Nilagarin na lang yung side guard. Tatanggalin namin yan. Dinaayusin namin. Okay. Yun. Ito may mga pinaiber dito kasi sira yung tapaludo. May mga butas. Itas natin yung ulo para makita natin yung makina. Ang makina pala nito mga katracker ay 6WF1. Ang injection pump niya ay inline injection pump. Tapos 6 cylinder to straight. So ito yung label niya sa valve cover.
ayos pa naman yung makina. Yung mga fluids nito nasa tamang level. Yung air cleaner, yan yung air cleaner na palitan ko na rin ng bago. Yung paka-convert sa steering system, ayos naman. Okay. Ito yung inahanda namin ngayon. Madami pang gagawin. Ang presyo nito nasa 1.7, mga ganun. 1.7M, ganitong unit. Depende sa specs kasi mga katracker ang presyo dito sa amin. Bale, dito kami matatagpuan sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ang pangalan ng planta namin ay Alliance Auto Truck Rebuilders. Visit lang kayo dito, then kung naghahanap kayo ng truck para sa inyong negosyo or sa trucking services, meron kami dito ng iba't ibang klaseng truck. At pwede rin kayong mag visit sa FB page ko, Trucker Moto. Okay, maraming salamat. Then may magpapa-shoutout pala. Shoutout ko lang ang mga tropa natin dito. Shoutout kay Kenan Gatan. Shoutout sa iyo, sir. At ito, shoutout kay BSP. So, maingay lang mga katracker. May mga gumagawa dito. Then, shoutout ulit kay Rocky Jubig Acting. Yan, solid supporters. Kay Rolly Perikit. Pa-shoutout, sir. So, shoutout na kita, sir. Maraming salamat. Sino pa? Si Sir Ken Castañares. Shoutout ko na kasi since bago pa lang ako mag vlog ay nanonood na siya ng mga vlog ko. Then, sino pa? Hanap tayo ng papa-shoutout. Ito kay Probinsyanong Waray. Shoutout kay Probinsyanong Waray. Tropa natin yan. At ito kay Sir Dave Gohetia. Sir, may nagpupukpok. Shoutout kay Sir Gohetia. Yan, Gohetia. So yan, nagpapa-shoutout yan. Then since day 1 ng pag-vlog natin, unang vlog ko, nakaabang na siya, nanood na siya din hanggang ngayon. Magpa 5,000 subscribers na tayo, pero eto, nandito pa rin siya, nagpapa-shoutout. Sino pa? So yan, yan yung mga nagpapa-shoutout sa atin. So yan, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click mo na rin yung notification bell para updated kasi ilalabas kong bagong video. Maraming salamat.